Alright. So, guys, ngayon, i-share ko sa inyo yung mga hidden features ng expander at yung mga dapat yung malaman kung gusto nyo bumili ng expander. Usually, ito yung mga bagay na hindi sinasabi ng agent or hindi siya naka-public. So, mababasa mo lang siya sa manual. Doon mo lang siya makikita sa manual pag binasa mo yung manual. Tapos, yung iba, through research na din. So, number one, unahin natin yung pag-change ng tunog ng turn signal. Kasi, usually, yung turn signal natin ay ganito ang tunog, di ba? Tik-tok, 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 ganyan. Pwede mong baguhin yan para maging magtunog European car siya. So, para gawin yan, punta ka sa info. Tapos, kailangan nakapark ka. Nakapark, tapos nakataas yung handbrake. So, una, punta ka sa info. Pindutin mo to. Punta ka ng settings. Tapos, i-hold mo yung info para mag-okay siya. Okay? Yan. Tapos, punta ka sa turn signal icon. So, makikita nyo merong left and right icon tapos may 1 and 2. So, i-hold mo yung info ngayon para pumunta siya sa 2. So, 1 siya ngayon. Hold natin. Yan, nasa 2 na siya. Pag in-open ko yung hazard lights, tit-tut-tit-tut. Diba? Iba siya nga. Iba, mas mat. Mas ano siya, parang computerized yung tunog niya compare dito sa 1. Oh, di ba? Nagbabago siya. So, depende personal preference niya kung ano yung gusto niya sa dalawa. Pero mas modern yung tunog nitong number 2. All right. Okay. All right, number 2. So, usually, by default, pag release ng expander nyo, naka-liter per 100 kilometer siya. Ibig sabihin, ito yung average fuel consumption ninyo. So, ang kailangan nating makuha is kilometer per liter. So, para hindi na kayo mag-convert kung gaano ka lakas sa gas yung the way you drive, kung paano ka nag-drive, i-convert natin siya to kilometer per liter. Para gawin yan, punta kayo sa settings. Lumampas tayo. Settings. Tapos i-hold yung info. Tapos punta kayo sa average unit. And then hold ulit. Ayan. Tapos pwede kayo mamili ng kilometer per liter. Ito na yung default. Liter per 100 kilometer. Or ibang conversion sa US or UK. So, i-hold nyo lang yung info para pumunta yung araw sa kilometer per liter. So, pagka return nyo, tapos return ulit. Yan. Yan. So, kilometer per liter na siya. So, ngayon, wala siyang reading sa akin kasi kakabukas ko lang ng makina. Kapag umandar ako, magkakaroon ng reading yan. So, ganun yung fuel consumption ng pagdadrive ninyo. Number 3. So, usually, hindi nyo naman napapansin tong power window natin. So, ibababa ko siya. Yan. Tapos, kapag inoto ko siya pataas, hindi siya tutuloy. Ulitin natin. O, diba? So, magandang feature siya kapag halimbawa mag-aabot ka ng resibo tapos na ano mo na siya. O, diba? Wababa siya automatic. Okay. So, dito naman, by default, nakaganyan siya. So, usually, kapag kukuha ka ng something sa loob, sagabal siya kasi nakaharang siya dito sa butas. Tsaka magalaw siya. So, ang gagawin mo, para matago mo yan, kukunin mo to, tapos babalik ka rin mo siya. Pwede mo siya ngayong
i-hide dito, banda. Meron siyang lagayan na i-hide mo na lang siya, tapos kukuhanin mo na lang yung ano, mga laman. So hindi mo naman usually kailangan yan eh. Ewan ko, ako hindi ko siya kailangan. So ganyan ang ginagawa ko. Pwede mo siya itago, meron siyang sabitan dyan sa gilid. Okay, next is dito, pwede ka mag-change ng tunog kung saang side ng sasakyan mo siya gustong patunogin. So punta tayo sa radio. Punta kayo sa equalizer, tapos zone. Ito, nadadrag yan. So, pansin nyo, nandito siya sa kaliwa. Lilipat siya sa kanan. Sa harap lang. Sa likod lang. Yan, pwede nyo siyang pagpalit-palitin. Or pwede nyo siyang galawin. Yan. Tapos, pagka ibabalance mo siya sa gitna lang. Yan. O, nasa gitna na siya. Tapos kung gusto mong lakasan yung dagundong niya pag ano, yung bass ito, tapos yung kung gaano kalakas. Yan. Okay? Alright. Okay, siguro sinabi na to ng agent nyo, pero doon sa mga hindi nakakaalam, meron siyang hidden tray dito sa ilalim. Yan. Usually lalagyan ng sapatos, lalagyan ng kung ano-ano. So, pwede mo siyang gamitin dito. Okay? Yeah. Okay, yung tire pressure naman, dito siya nakalagay. Yan. Ito yung tire pressure niya. So, dito sa akin is 33, tapos 41. Kung 6 to 7 yung sasakay. Pag 1 to 5 lang is 33 to 33 sa harap at likod yan. Okay, so bubuksan yung pintuan, tapos dito sa likod makikita nyo na yan. Alright, and last and final feature natin is yung susi. So yung susi naman, kapag halimbawa, kasi nangyari nito sa akin eh, hindi nasara ng maayos yung gilid, tapos nagkaroon ng jam yung lock. Hindi siya nagla-lock kapag pinipindot mo dito. Tapos hindi na rin gumagana yung unlock and unlock button sa labas. So ang ginawa ko, kinuha ko tong susi. Actually ito, kung hindi nyo alam, natatanggal yan. Yan. Ipo-push nyo tong lock dito, tapos iaangat nyo to. So pwede nyo siyang gamitin as susi dito doon sa labas ng pintuan. Tapos kung na-lock naman yung itong gear, pwede niyo ipasok to dito. Pwede niyo ipasok to dito, tapos ma-change yun na siya from park to neutral. Okay? Tapos para ipasok to ulit, ganyan siya. Yan, pasok nyo lang. Ah, baliktad pa nga oh. Ganyan siya. And, tadaan! Okay? So guys, sana nag-enjoy kayo dito sa video na sana nakatulong, and I advise na pwede nyong kalikutin yung expander ninyo or basahin nyo yung manual para yung mga hidden features na usually hindi sinasabi sa inyo, malaman nyo, tapos ma-utilize nyo at magamit ninyo. Okay? And nood kayo dun sa mga previous video namin sa Oride. Kung gusto nyong malaman kung ano ba yung first impressions ko at short review ko about sa expander, link the video link down below. Click nyo lang yan. And other things naman na about dun sa PMS ko, kung magkano yung inabot niya, click the video below din. And see you guys in the next video. Bye!
Alright.